po ay pinuntahan namin ang 4 na taong gulang na biktima na ngayon po ay under observation sa ospital dahil bagamat nagising na po siya ay hindi po makapagsalita ang bata. Habang patuloy naman po ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng 44 na taong gulang na lola. Narito po ang aking report. Sa loob ng Capital Medical City Foundation Hospital sa Cagayan de Oro City, under observation pa rin ang 4 na taong gulang ni si Adrian Rosales. Natabunan siya ng lupa at mga bato matapos ang lindol na yumanig sa Cagayan de Oro noong nakarang Biyernes. Ayon sa mga magulang ni Adrian, may namuuraw na dugo sa utak nito kaya't nasa maselan siyang kalagayan ngayon. Bagamat nagigising na, hindi raw ito makapagsalita. Tanging pag-iyak lamang ang nagagawa niya sa nakalipas na 4 na araw. Sobrang sakit. Alam mo anong gagawin ko. Wala nang nanay ko. Wala pang anak ko. Isa sa pangamba ng magulang ni Adrian, ang laki ng gastos na maaaring abutin sa pagpapagamot ng bata. Nawagan na ako sa gustong tumulong sa anak ko. Mayroong mabubuting kalooban. Kahit magbigay kahit konti man lang donasyon para sa anak ko. Hindi naman pinalad na makaligtas ang lola ni Adrian na nagtangkang sagipin ng bata. 44 years old lamang si Aling Elenita at siya nag-iisang nasawi sa nagdaang lindol. Natapyas ang bahaging ito ng kinukwari na lupa na tumabon sa kanilang barong-barong. Agad na matay si Aling Elenita. Niabot naman, dawato na lang namo. Paliwanag ng taga-barangay Lapasan, pribadong lupain ang kinatitirikan ng mga bahay rito. 1992 nang itigil ang pagkuha ng lupa rito na ginagamit na panamba sa subdivision na dinedevelop ng may-ari. Ngayon, pag-uusapan nila kung ano makabubuti sa mga residente, lalo na mga nakatirik sa mga natitirang hinukay na lupa at bato. At sa puntong ito po ay makakausap po natin si JR Bulabos, isa po sa mga agad na rumisponde para iligtas ang batang si Adrian at lolang si Elenita. Magandang hapon sa iyo, JR. Magandang hapon rin sa iyo, sir. Mahirap ba yung naging rescue operation na ginawa niyo rito? Mahirap din, sir. Oo. At sino agad yung unang nakita niyo, yung lola o yung bata? Yung bata, sir. Oo. Pwede bang pakakwento mo kung paano nangyari na nahanap niyo agad yung bata? Una, sir, sa hindi pa lumilindol, sir, nandun ako sa bahay at tutulog ako niya. Pag nakarinig ako ng salita na merong natabunan ng lupa, agad akong pumunta dito at tumulong ako sa natabunan ng lupa. At sabi ng mga kwan, meron na natabunan bata. Yung bata namin ang pinakauna namin nakita. Ano na nakita namin yung bata, agad-agad pinunta doon sa kwan, sa hospital, yung bata. At pangalawa, sabi naman niya, meron pa yung lula. Nakita naman namin doon ang lula, nakahiga na. Yung lola, hindi nyo agad alam na tatabunan siya dahil bata yung alam niya, di ba? Yung kasi, sabi nila, bata lang eh. Nung nakita namin yung bata, sabi ng mga tao rito nga, meron pang yung lula. Pagkatapos, yun ang lula namin na ang huling nakita. Oh, ano yung tsura nung... Nakaganon sa siro. Nakaganon. Nakadapa. Nakadapa na. Bali na yung tail niya. At pinunta na doon sa ospital. Dito pa lang, sa tingin niyo, wala na siyang buhay? Pinulsuan pa, sir. Meron pa siyang pulso. At yung pinunta na siya sa ospital, nalaman na namin na wala na siyang buhay. Pero dito talaga, madalas na, yun nga, may mahulog na bato, ganyan. Delikado talaga. Delikado talaga, sir. Marami na, ilang beses na, sir, na mayroong mahulog na malalaking bato, sir. At yun lang nga, yung lumilindol na chimpuan lang. Yung bata, nung makita nyo, nakalitaw ba yung ulo niya? Kasi parang may pasa siya sa ulo. Nakaganon, sir. At pero yung katawan niya natabunan. Natabunan lahat. At yung lula niya, kalahati yung katawan nakadapa sa kama. Nasa ilalim? Ilalim ng kama? Nasa taas ng kama. Kasi hinabol niya yung apo niya. Andun sa loob. Nung lumilindol na, nilabas, lumabas siya. Talaga lang inabutan siya? Oo, inabutan. Paglabas niya,
inabutan siya ng ano ng gumuho na lupa at mga lalaking bato. At doon nakita na namin na natabunan na siya ng lupa. So ngayon mga rescuers, mga alerto ngayon dito sa lugar. Ano sir? Mga rescuers, kayong katulad nyo, alerto kayo ngayon dito sa lugar. Oo, ano sir? Oo. Lagi kaming alerto sa nangyayari kayong araw na to na lumilindol, sir. Maraming salamat. JR Bulabos, isa po sa mga maagang responde para po matulungan yung maglola dito po sa Barangay Lapasan.